na naman namin mga tagahanga supporters ng Coco Jules, Coco Martin and Julia Montes. Yan, lalo na sa ating Mother Pearl Rubio at mga Coco Jules natin diyan at mga Coco supporters natin. Maraming salamat sa suporta rin ninyong binigay sa When I Met You in Tokyo nung magpi-premiere night kami ngayong Pasko, 'di ba? But anyway, going back to the kwento, binalita nga natin dito ng mga nakaraang podcast na si Coco Martin at saka si Julia Montes ay mayroong mga malaking proyekto din na pagsasamahan or gagawin either as partner, either as business ano nila ito, a venture, o di kaya naman ay collaboration with other actors and artists, di ba? Isa nga dyan ang pinag-uusapang posibleng collaboration ni Coco Martin at saka ni Alden Richards dahil nagkausap na sila nung nagagawa nung matagumpay nilang pelikula ni Julia na 5 Breakups and a Romance. Nakapag-usap yata itong dalawa na may mga gagawin silang projects. Plus, naririnig namin, nabalitaan namin na ikukwento sa amin ng aming mga kaibigan, yung mga common friends namin, lalo na yung mga malalapit kay Coco, na meron sila, papasok yata sila sa film distribution or mga TV show distribution na pang Middle East at saka pang Asia. Kasi malakas nga po ang following or malakas ang hatak ng Coco Martin dito sa mga lugar na ito, kagaya ng China, ano pa ba, Korea, Malaysia, mga ganoon na maraming Pilipino at saka yung mga OFWs natin. Dahil nga sa naging tagumpay ni Coco sa telebisyon na ginagawa niya, kagaya ng mga ang probinsyano hanggang dito sa Batang Quiapo, o diba? So silang dalawa ni Julia, kulang na lang din siguro yung pagkukumpirma nila na magkasama na sila sa iisang bahay, kasi nung nakaraang mga buwan naman ay kinumpirma na nila ang kanilang ugnayan, ang kanilang relasyon, pero wala pa lang ganung katinding detalye na binibigay, na lalo nung napabalita nung una na kesyo merong di umanong anak na, may ganito na, ganyan-ganyan na. Alam mo naman sa showbiz, ganun talaga. And then, pero itong dalawa at least, nauna na sila nagkumpirma, so tayo na lang po siguro yung mag-iisip or maglalagay sa ating mga kamulatan na yes, hindi naman masama, kasi kung magkasama man sila or nagkakasama na sila ngayon or nasa isang bubong na sila ngayon, siguro naman karapatan nilang pareho yon, dahil baka nga hindi natin alam, may napapabalitang nagpa-sekretong kasal na sila or alam mo yung mga ganon. So hindi naman din katakataka, kasi batay doon, base sa aming mga nakapanayam, especially bago kami pumunta doon sa anibersaryo ng iniindursong manok ni Coco Martin, ni Direk Coco Martin na manginasal. Nagpunta kami doon nung 20th anniversary yata, yun, 20th anniversary. No? Bago kami pumunta doon, sana kung nakapanayam ko siya, may mga baon-baon na ako mga tanong for clarification sana doon sa mga nakarating sa aming chika, na by 2024 nga ay meron silang proyektong pagsasamahan as partner, and then meron pa silang, yun na nga, isa sa nabanggit ko nga, yung movie venture with the production outfit ni Alden Richards. Tapos posibleng may gawin din na project itong si Coco kasama naman si Daniel Padilla at saka sino pa yung narinig namin, itong mga ibang bagets na hindi kami sigurado kung sina Francine at saka si Seth, pero nasa hilera ng mga bagets na yan ang sinasabing mukhang nililigawan or mukhang ino-offer nito ni Coco ng proyekto. And then of course mayroong pagsasamahan yatang project si Julia Montes at saka si Catherine Bernardo, yun yung pangbongga. Teenagers sila nagdadalaga, alam naman natin silang dalawa ay parang laging pinagsasabong, pinagtatapat na parehong maganda, parehong magaling umarte. Tapos alam mo yon, morena yung isa, mistisa yung isa, ganyan. Tapos ang galing nilang parehong umarte at pareho nga lang silang sikat na sikat. Although syempre si Catherine nakalamang siya, kasi si Catherine mas maraming pelikulang nagawa na talaga naman box office. But sa nabalitaan namin,
outfit din yata ni Nakoko yung nag-o-offer na, na magkaroon ng proyekto itong si Catherine at saka si Julia. Kasi nga, si Coco naman, para magkakaroon naman may work ng project with Daniel, kasama rin yung mga ibang young stars din. Ang saya lang. Tapos yung Pami Alden Richards pa sinasabi. And hopefully, hopefully, by 2024, ay may mas maganda pa tayong marinig na balita sa personal na baha, sa parte naman ng kanilang mga buhay. Kung ano yon, abangan nyo po dito sa Unbettable Channel, dahil ako po ang inyong link on muling bumabati ng Merry Christmas, Happy New Year, exciting na ang 2024 po namin sa inyong lahat, sa mga subscribers po namin at mga shippers dyan. Mga shippers dyan, oh. Maraming maraming salamat po. Diyos mabalos sa inyong lahat.